Siyempre, pag-usapan natin itong bago ninyong project, itong bago ninyong single under Sony Music Philippines, ang Here We Go. Pakwento naman, paano nyo nabuo itong kanta at ano yung meaning behind the song? Very blessed po kami, Sir Von, na ang Show BT management po namin, binigyan po nila kami ng opportunity na magsulat ng sarili naming words sa music po na ito. And first time po namin na nagsulat, so ang inisip po namin yung story po namin magkakapatid. Kung makikita niyo po sa lyrics na here we go, ipakita natin sa mundo at walang imposible, lahat ay posible basta sama-sama tayo. So yun lang po, binase lang po namin sa story namin, and sabi po ng management namin, medyo ano, focus sa inyo, i-twist nyo lang na makaka-relate lahat. So yung rap po na yun, naisip ni Selena na F-I-L-I-P-I-N-A. So yes, yung medyo tinweak po namin na maging generalized po yung song. More relatable. Makaka-relate yung lahat na coming from pandemic na ito ka na. Here we go. Yeah. So yeah, it's a woman empowerment po, and it's like an anthem po to all the Filipinos na here we go, ipakita na natin sa mundo. Yes. Saka feeling ko, mga kapatid, hindi kayo nahirapan sa pagbuo ng kanta because grabe yung hugot ninyo eh. Diba? Sa mga pinagdaanan ninyo, sa lahat. Actually po, noong una, nahirapan po kami kasi first time nga po namin magsulat ng lyrics for the song, and talagang buong araw pong sumakit yung talaga yung ulo po namin. Talagang piniga po namin yung utak namin. Yung for the first day po namin, wala po kami natapos. Kumain na lang po kami. Pero yun nga po, binabalik-balikan po namin, and actually meron po, hanggang sa nabuo na siya. May trivia, diba? Pa po yun kasi nag-check-in pa po kami sa Okada. Para lang po talagang mag-focus po kami sa pagsusulat. And thankful po kami kay Lord at naging maganda po yung kinalabas. Oo. Gaano nyo katagal sinulat yung song? 1 week po. Parang everyday nagkakaroon po ng progress. Dagdag, bawas. Since kailangan na rin po namin siyang i-record that time. Kaya sabi namin, para makafocus tayo, sige mag-check-in tayo. Para. Kaya nagpapasalamat po kami sa mga dreamers namin kasi grabe po yung support nila. Talagang they were supporting us po sa mga live stream namin. Doon po namin nakuha din yung ano, ayan. Kaya thank you po, coming from you na mukha pong nadalian kami. Mukha lang po yun. Marami po kaming hugot, pero iba pala pag songwriting kasi kailangan rhyme, tapos yung concept. Wala pa po kami sa kalingkingan ni Pinuno. Pero nag-ano, we also asked for guidance din po sa composers talaga na professional, kay Ate Mikmik and kay Kuya Sean, na nag-compose po ng No More namin. So, yun po. Way not bad ha, for a neophyte sa songwriting, yung 1 week, ano na yun ha, mabilis na yun ha. Kasi kung wala pa kayong background sa songwriting, Diyos ko, parang yung ibang umabot ng months and years, diba? Pero kayo, nagawa nyo siya in a week. Siguro dahil may deadline kayo. Opo, siguro din po. Lagot po kami. Wala po kami marerecord. Pati nga po sila mama at si Ate Ivy, nakatulong po sa manilis. Opo, meron po silang contribution. Ito, mga kapatid, I mean, you've been in the business na for sabihin na natin, for quite some time, no? Since mga bagets pa kayo, mga teenagers pa kayo up to now. How thankful are you girls na ngayon you're under Show BT Philippines, you're under Sony Music, na talagang matagal na kayo nabibigyan ng break eh. Pero parang alam mo yun, na on and off lang. Pero ngayon, grabe na naman yung pag-alagwa ng career ninyo. Lalo na sa present situation natin ngayon na may pandemic pa, pero humahataw pa rin kayo. Maraming salamat po. Yun po, we are so grateful po kay Lord kasi masasabi po talaga namin na it's an answered prayer po para sa aming magkakapatid. Kasi yun nga po, sabi nga po namin sa PPAP ko, di ba, we've been waiting for this for a very long time. And ngayon po na may naniwala po sa amin na Show BT Philippines and also the Sony Music is such a dream come true po para sa aming magkakapatid. Napaka-laking dream come true po para sa amin. Kaya thank you so much po kay Lord. Talagang nagpapasalamat din po kami sa mga fans po namin, especially sa dreamers po, dahil sila po talaga yung nandiyan lagi, naghihintay, naghihintay. Sila yung nagpo-push sa amin na
guys, you will make it. Yes. Never give up. And yun nga po, hindi rin naman po namin mabiblame sa yung pinagdaanan po namin, yung nabibigyan kami ng break pero parang naghumihinto or what. Naniniwala po kami that every time or lahat ng bagay merong tamang panahon and we learn from it. And siguro kung hindi po namin napagdaanan yun, hindi po kami magiging ganito ka-strong din magkakapatid and hindi pa kami magpa-practice mabuti just to, yun nga po, meron kaming mapatunayan. And I think ito po yung perfect time for us because this is our original song finally and ito na din yung panahon na yung P-pop naman po yung kinikilala all over the world. So papasalamat kami kay groups Lord. Naman kasi yun nga po minsan nag-post po ako sa Twitter na parang we are so grateful din kasi this time groups naman po yung talagang nakikilala kasi before po di ba parang dahil nasimulan nga ng SB19. Oo, nasimulan po namang SB19. Ayun nga po kasi dati po nahirapan kami talagang alam niyo po yun, hindi po namin alam kung sabayan sa mga soloistang magagaling na soloista po, so, di ba? Talagang parang feeling po namin there's always a perfect time for a dream. God's perfect time. Correct. Take us back to that moment, girls, na parang yung mga pinagdaanan nyo noon, yun yung ginamit nyo talagang fuel para mas mag-ignite pa yung fire sa dreams ninyo at sa aspirations ninyo bilang professional group and professional artists. Kasi po, Sir Von, maraming hindi nakakaalam na kaya rin kami nag-iba-iba ng name to Sir Kado, to Golayan, to Mika, hanggang naging Fourth Power. Kasi tinatry namin kasi kumakanta lang kami para matulungan yung mga magulang namin dahil sa hirap ng buhay. And also, napagdaanan namin talaga yung parang pang-movie levels na tinatanggal kami sa competition kasi may alam niyo po yun, merong nangyayaring hindi mo ine-expect. And sobrang dumating kami sa panahon na natanong namin yung natanong namin si Lord, yung faith namin na bakit po ito nangyayari sa amin? Kumbaga, kung may mararating pa ba tayo? Hindi, yung parang natatanong namin minsan na, Lord, ba't nangyayari ito sa amin? Na parang lagi naman po namin ginagawa yung best namin. Bakit po may mga rejections na nangyayari? Tinatanggal kami sa show o kaya merong nagbo-block sa amin, something ganun. Yeah. So, sabi lagi, si mama po lagi nagsasabi sa amin na ipagpasa Diyos yun na lang lahat mga anak. And alam ko, one day, iiyak na naman siya. Part ba ito na Araneta? Guys, naiiyak din ako. Seriously. Hindi! 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 Sorry, Bon. Kasi, alam niyo po ba, nung kasi kanina sabi niya, take us back, yung during the P-pop con, talagang, sabi magkakapatid po kasi ako po talaga yung emotional. Alam po lahat ng dreamers na mababaw po yung luha ko. Pero during that time, talagang nilakasan ko po yung loob ko na makanta namin yung song. Kasi gusto ko po iparating yung lyrics ko na they can say that I'm crazy. Diba? Ganun yung lyrics ko na parang kahit anong sabihin nila, yung mga bashers namin talagang they're trying to put us down, pero gusto ko sabihin sa kanila kaya, na... Ang dami po talaga na shock noon na ako yung umiyak nga. Kasi ako yung sobrang pinigilan ko yung funny sa atin, pero ako yung naiyak nung... Kasi nakakayak lang po talaga yung moment na yun. Na lahat naiyak ng... din ako, nakita ko si Sir Von nung Diba? Nag-unite lahat ng P-pop fandoms and para I mean, sa atin. Diba po, Sir Von, alam po natin yun sa media world or sa industry natin na hindi po natin mapipigilan yung struggles na kinakaharap ng lahat ng mga artists din. Siguro yung masasabi ko ngayon, yung politika na lang na kung hindi ka talaga malakas or alam niyo yun, may kapit ka pa or what, hindi ka mabibigyan ng break. I mean, harapin na po namin yung reality na hindi naman kami ganun kaganda, hindi kami matangkad, di ba? So, talent lang po talaga yung pinangahawakan namin. So, lahat na yung naabot namin yung X Factor, parang naluhod na lang kami sa iyak kasi hindi namin akalain that outside the Philippines pa kami ma-recognize. We've been trying so hard dito sa Philippines for so long, sa lahat ng competition, pero dahil hindi kami maganda, hindi kami nabigyan ng opportunity. And now that ShowBT have given us this chance na, kasi nga, natuto na rin po kami mag-makeup. Uy, maganda tayo. Alam na po namin yung mga kailangan sa paningin ni Lord. Outfitan, ganyan. So, nagpapasalamat kami kasi
finally, meron na rin naka-appreciate sa aming magkakapatid na sobrang tagal na po namin hinihintay. Kaya po, Sir Von, yung sa Araneta, talagang hiniling ko na pa-feel nyo naman na concert namin kasi ang tagal namin pinangarap po yun. So, nangyari siya ng K-pop concert. And we felt that, girls. Sa lahat ng umatend ng K-pop po. Pero yun, maraming salamat po sa part lahat po ito ng mga P-pops fans na nandun. Maraming salamat. Talagang sobrang na-touch kami na sa 18, sa lahat ng mga lahat fandoms, kayo, dreamers. Grabe yung support nung na hanggang ngayon yun po, may mga nagtitweet sa amin about nung P-pop na hindi pa rin daw po sila makamove on. Pero yun nga po. At dahil po doon, magkakaroon na kami ng solo concert. So, abangan nyo po yan. Malapit na malapit na. May solo concert yes na kayo soon. Pahapyaw naman, pakulo naman. Ano ba to? In a few weeks? In a few months? Kailan na ba? After P-pop con, talaga napakadami pong ninyong dapat abangan. Dahil we will release more original songs, more shows. And of course, yung album po namin. Hindi ko po alam kung pwede po to i-spill, pero bahala na si Lord, sa June po ito. Sa June. Alam po may solo concert. And also, hindi ko rin po alam kung pwede i-spill to, pero makita-kita po tayo sa inyong lugar. Sa inyong mga probinsya at inyong mga places. Pupunta may po tour pala ito, hindi lang to concert. Gusto niyo po ba kami pumunta dyan? Tour pala to. Tour pala to, mga kapatid. I think, girls, you finally found your niche. Sinabi nyo nga kanina no, na parang years back, nagsastruggle kayo na you are a group pero ang nagpe-penetrate lang talaga sa industry natin ay mostly mga solo performers. But now with the rise of P-pop, lalo na dito sa atin, sobrang tutuwa ako na you finally found your place where you really belong. Thank you, Lord. At saka yun nga po, Sir Von, before kasi diba kami, napagkakamala kami, dancer, choir, kasi nga grupo nga po, diba? Minsan, dati Sir Cado Sisters, ano ba sila, mga madre ba sila? Kasi nga may sisters. So ngayon, sobrang saya lang talaga na ngayon, meron na kaming community na matatawag na welcome po kami, kasi grupo kami, diba? So, groups. And thank you din po kasi ngayon, considered na kami as P-pop artists. So maraming salamat po. Mm-hmm. Talagang here we go, you gonna go up na here girls. We go. Yes, yes okay. Talaga naman. O ito na lang girls, siguro I wanna know your thoughts na lang. Yung mga lessons na napagdaanan ninyo na talagang sa tingin nyo ito yung magsisilbing inspiration sa dreamers, sa whole P-pop community na you wanna share para din sa mga pinagdadaanan nyo noon, hindi man sa music career, but you know, in different areas of their lives. Ano yung gusto ninyong ibahagi na lesson para magsilbi rin kayong inspirasyon? Siguro po yung talagang lesson na natutunan natin is yung to never give up po talaga. Kasi kung talagang nag-give up po kami dati, siguro wala po kami ngayon. Baka po may asawa na po kami lahat. Oo, hindi kami fourth impact. So talaga kung mag-give up ka sa buhay, parang wala ding mangyayari. Minsan nga po nag-uusap-usap kaming magkakapatid. Hmm. Kasi lahat po ng classmates, friends namin, may mga anak na, may asawa na, ganyan. May own family na, sabi namin na, kakanta pa rin ba tayo? Pero ang sagot po namin, oo, kakanta pa rin tayo kasi gusto namin eh. I think for me po, kasi diba talagang ang dami po nating mga struggles, lalo ngayon pandemic, di ba po? Uh-oh. Na lagi natin natatanong si Lord na, Lord, kailan po ba matatapos to, di ba? Kasi ang dami din po nawalan ng trabaho. And feeling ko po si Lord, lagi lang nandyan na meron akong planong mabuti sa iyo. So, kailangan mo lang, naiiyak mo naman, kailangan mo lang humold on sa kanyan, kumapit. Kumapit talaga. Yun talaga po yung pinaka-lesson. Magtiwala tayo kay Lord sa plano niya kasi His plans are better than our plans. Amen. Amen. Iboto niyo. Girls, amen to that. Ito, just to break the ice, medyo magpaka-light na lang tayo. No? Yes po. Kayo naman, syempre magkakapatid kayo, hindi lang kayo magkaka-group, magkakapatid kayo. Paano nyo minsan na pag-uusapan kapag meron kayong mga creative indifferences? Syempre, ito,
may gusto ka Maylin, ikaw naman may gusto kang ganito, paano kayo napupunta sa gitna and you know unite na ito yung gagawin natin, ito yung pipiliin natin? Usually po lahat naman po collaborative effort. Botohan po kami. Dahil magkakapatid din po kami, ang advantage namin is kung ano yung mas makakabuti dun kami, hindi yung dahil gusto nito. Ganun naman po yung team ano yung, effort, di ba? Kung ikakaganda po ng performance namin yun or song, dun po kami. Pero most especially... Pero syempre nagtatalo-talo din po kami. Nagtatalo-talo rin po kami at ang magbe-break na lang po nun eh, si Mama. Ito Balik, ang maganda. Yes. Botohan po kami. O ikaw, gusto mo ba? Tapos, o mas marami yung ganito. So dito tayo. Pero in terms po kasi of general performance, talaga pong lahat is binibigay namin kay Maylin yung mga song arrangements and everything. Okay. Pero syempre, inaano ko rin si ate. So mostly, kami dalawa po yung... Nagbabangayan. Kung sa mga line-up, yan. Okay. Kami po yung nasusunod dalawa. And bukod sa pagiging, grabe sa pagiging musicality ninyo, eh nakatutuwa kasi mga fur parents kayo. Meron kayong, what, yes. 80 plus na chitsu? 83 na sila. My God. Grabe. Briefly, kailan kayo nagsimulang mag-alaga at bakit dumami sila ng ganito? Dumami. Oh, Selena, actually, kwento mo. Nagsimula po talaga yun kasi isa lang, di ba? Opo, binigyan po ako ng Selenatics, yung fan, po namin. Sabi niya, ito, may ako gift ako sa'yo. Tapos, binigyan din po siya dahil Boy. Naawa po yung mga fans niya. Tapos binigyan din siya hanggang sa... 2017 po yun eh. Lima Five dogs yes. pa lang yung first na. Eh, nung pandemic po. Hindi, ito po ang kwento niyan. Yung dog ni Ate Almira boy. Is only boy. Lahat ng binigay po sa amin is female. Siya po ang dahilan. Oh. Siya po ang nagparami. Nag-stood sila. Yeah. Opo. So, dumami ang anak po yung baby ko. Eh, tapos po during namin, pandemic po, Sir Von, dumami sila. Tapos ang plano talaga namin, ibenta na po kasi or nga. Or ipamigay. Ganyan. Kailangan din po, di ba po, dahil mahirap din po ang buhay. Eh, yung ibibenta na po namin sila, literal po ito nangyari po to, Sir Von. Minahalan ko na kasi ayoko na nga siya ibenta, pero baka hindi naman kagatin. 35,000 po. Eh, bumili. So, ihahatid ko na. Yung ihahatid ko na po, naiiyak po ako. Binalik ko po yung pera. Bayad. hindi ko po kaya. Lahat na po sila. Yes. So, lahat po kami, hindi po namin kayang iyon. Kasi yung po yung mga shih tzu, di ba, 5-6, ganun. So, pag naisip lang pa lang po namin na itong isa pamigyan natin, wala kawawa naman siya, mahihiwalay siya sa pamilya niya, sa kapatid niya. Huwag na ikip natin lahat. Kaya dumami po. Ano yung maintenance niyo sa kanila? Kasi syempre, yung nga lang isa, ako may poodle ako, Diyos ko, nahihirapan na ako eh. Paano pa kaya kayo na more than 80? Paano yung maintenance? Paano po sila inaalagaan kapag busy kayo? Double kayod. Miracle Sir Von, routine na siya, routine. Meron na silang bahay, meron na rin silang taga-alaga. Thank you Lord sa mga work namin. Yes. Meron po silang food. Opo, kaya... So, mukha po kaming glam ngayon, pero pag uwi kami po yung nagpupulot. Alam niyo po yun, nagpupulot. Alam niyo na po yun, nagmamap. Nagpapakain. Correct. Tumutulong din kami. Ang cute. Sa mga fur parents, makaka-relate kayo. Oo, grabe. Uh-oh. Kaya nananawagan po kami sa ano... Baka pwede po kayo mag-sponsor. Malay nyo may mag-sponsor ng mga dog food dyan. Kasi syempre, oo, ang mga dreamers, hindi kayo saka, pababayaan. Po, kung gusto nyo po silang kuning endorser, kami po yung manager niyan. Diba? Kaya rin siguro kayo blessed because you love animals. Binibless kayo ni St. Francis of Assisi. Feeling nga po namin nagpe-pray po sila eh. The more na napinupulot namin, the more pera. Ang lucky charm po namin sila kasi simula po nag-alaga kami ng mga dogs, mas dumami po, mas awa naman po ng Diyos nakakasurvive, tsaka dumami talaga. Yun nga po, nagka-studio po kami, nagkabahay po kami. Namin sila. Anak, kung tatrabaho ng mami, ha? Pag pray mo sa Lord, maraming blessings. So yun po, sobrang grateful po kami sa lahat po ng mga dreamers namin all over the world. Talagang sila po talaga yung tumulong sa amin during the pandemic na totoo, ma-survive yeah. po talaga. Through our live streams, di ba? Every weekend. Maraming salamat po. Ito na ako, mahabang-haba na yung kwento. I wish I could have more interview time with you guys. Pero ito, i-promote nyo na. Here we go at yun nga, yung pasabog ninyong concert tours.
in the next few weeks. Ichika nyo na yan, mga kapatid. Yes, inibitahan po namin kayo, sana supportahan nyo po ang comeback single namin. Here We Go on all digital platforms, sa YouTube, sa Spotify, sa Apple Music, ayan. And sana makabili po kayo ng single album namin. Limited edition lang po siya. Yes. Just please visit fourthimpactmusic.com. Yes, and you can follow us po sa lahat po ng social media accounts namin. Fourth Impact Music. And meron po kaming live stream every weekend sa aming YouTube channel. And Patreon na rin po. Yes, abangan niyo po kami. Especially this weekend po, uwi po kami sa Isabela. Sa mga kababayan po namin dyan, magpa-perform magkita po kita kami. Magkita-kita po tayo dyan. At kung gusto niyo po kaming makita sa inyo pong area, abangan niyo po kami, malapit na kaming dumating dyan. I-request nyo lang po sa manager namin. Yes. Our solo concert this June, abangan niyo po yan. Lahat po ng details, makikita niyo po sa social media. Maraming salamat po and sa lahat course, ng nag-request. Our album po, coming this June. Abangan niyo po yan. Oh. And sana i-vote nila tayo sa Mix.Global, di ba? We have lots of something to look forward sa inyo, girls, and nakaka-excite. Yes. And at the same time, nakatutuwa na you're finally getting all these breaks and projects. And girls, congratulations and maraming salamat. Continue to soar higher. Thank you po. Thank you for having us.